bago ko po kukunin yung anak ko, pero po datingan muna po kami sa barangay. Gusto ko na talaga po kukunin ang anak ko. So nami-miss mo na yung anak mo? Opo, nami-miss ko na po. Yo, good evening sa inyo mga boss. Nandito tayo ngayon at kasama natin si Annalyn at XB. So ngayon, Annalyn na lang, wala na si XB. Kasi may mga lumalabas na controversial ngayon sa social media, nagpo-post sila sa kanilang page. Pero hindi na natin nakikita na lumalabas si Annalyn. So ngayon, tatanungin natin sa kanya kung anong mga dahilan, kung anong mga nangyari. Ang akala kasi ng lahat, scripted lang ang lahat ng nangyayari na nakikita natin at napapanood. Dahil alam naman natin na maraming sumusubaybay sa kanilang serye, sa kanilang mga ginagawa araw-araw. Kaya nag-aalala yung ibang mga tao, nag-aalala yung kanilang mga fans kung bakit si Annalyn ay hindi na lumalabas doon. Kaya ngayon, tatanungin natin mismo si Annalyn kung totoo o hindi yung mga napapanood natin. So Annalyn, umpisang tanong, totoo ba na hiwalay na kayo ni XB? Opo. Kung narinig nyo mga boss, hiwalay na sila, totoong hiwalay na sila. Pangalawang tanong, anong dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Naghiwalay po kasi kami. Kasi po, kasi di ba nandun kami sa Montalban, doon pa po ako nakatira sa Montalban, sa magulang ni XB. At saka, yun, dumating si XB, may dalang babae, yung bagoy babae, at saka pinakilala niya mga magulang niya. Doon na rin ako nagalit sa kanya, bakit maganyan ka? O so, ibig sabihin, yung babae ni XB ngayon na kasama niya sa content ngayon, yun yung tinutukoy mo na kabit niya? Opo, ayun po. At ngayon, saan sila nakatira? Sa Montalban po. Hindi, ang ibig kong sabihin, kaninong bahay sila nakatira ngayon? O saan sila nakatira, nanunuluyan ngayon? Si XB po, doon sa babae nang nakatira. Nakatira na doon sa babae. So binahay siya ng babae? Opo, binahay siya. Alam ng mga magulang ni XB na meron siya kasamang babae? Opo, alam na po. So anong ginawa nila? Ayan po, di ko na po alam yan. So hindi natin masisisi yung magulang kung hindi nila alam o ano, wala silang alam. Pero sa tingin natin, nalalaman din nila kasi napapanood ng lahat at posibleng hindi rin napapanood ng mga magulang ni XB yung ginagawa niya. So anong naramdaman mo nung nakita mo na ano, na bigla na lang ganun ang ginawa niya sa tagal ng pagsasama niyo, nakita naman ng mga fans mo na napaka-sweet niyong dalawa, lagi kayong naghahalikan sa harap ng camera. Ano ngayon nang napipil mo ngayon na wala na si XB sa buhay mo? Nasasaktan po ako. Sobrang sakit. Opo. Anong magiging mensahe mo ngayon kay XB? Anong masabi mo sa kanya kung bakit nagawa niya sa iyo na ano? Samantalang, di ba meron na kayong dalawang anak? May anak na kayong dalawa, di ba? Anong masasabi mo sa kanya kung bakit kanya niloko? Na kahit liloko ya po ako, okay lang po sa akin. Okay lang po sa akin kahit niloko ya ako, iniwalayan niya ako. Kasi po, na masakit kasi pakiramdam ko na kami pang dalawa babae maging kasama niya. Oh, so ibig sabihin pinagsasabay ni XB kayong dalawa? Opo, sinasabay ya po kaming dalawa, yung babae at saka sa akin. Ah, ganun. Kaya ikaw na mismo ang lumayo, ibig sabihin? Opo, ako na po mismo ang lumayo. Yung anak mo, nakaganino? Kila papa po. Ah, wala kay XB? Wala po. So ang mga magulang ni XB yung nangangalaga doon sa ano, sa mga sa anak niyo. Opo. Ano pa bang pwede nating itanong kay XB na ano? Kayo, kamusta na yung anak? Kamusta ka ngayon dahil wala sa piling mo yung anak mo? Anong pakiramdam mo ngayon? Kaya narinig mo naman yung isang fans mo. Tinatanong niya kung kumusta ka na raw na hindi mo kapiling yung anak mo ngayon. Malungkot po. Hindi ka ba nag-aalala sa anak mo kasi nagbe-breastfeed ba siya or gatas? Gatas po siya. So, ngayon may balita ka sa anak mo, okay naman siya ngayon? Okay naman. Okay naman, dinadala mo naman siya? Hindi pa po siya dinadala. Wala kang balak na dalawin yung anak mo? May balak sana po ako, kaya lang magulang 6B, hindi na po ako pinapabalik po. Hindi ka pa nababalik? Hindi na po. Hindi, ganito mong gawin dapat, punta ka sa barangay, humingi ka ng tulong para madala mo yung anak mo. Kasi ano yun ikaw yung nanay nun. Pwede yung
magulang ng tatay yung mag-alaga nun. Meron ka ng option para gawin yan. Nagbigay ng isang magandang payo yung ating, yung isa sa mga taga-subaybay mo. Ikaw boss, dito sa ating mga manunood, anong gusto nyong itanong kay Annalyn na yung talagang nasa puso ninyo? Ako, meron akong tanong sa siya. Meron ka bang balak na kunin yung anak mo? Opo. Anong way mo para makuha yung anak mo? Bago ko po kukunin yung anak ko, pero po datingan muna po kami sa barangay. Gusto ko na talaga po kukunin ang anak ko. So nami-miss mo na yung anak mo? Opo, nami-miss ko na po. Pero ito, tanong ko, meron ka pa bang feelings kay XB? Kung po pwede bang ibalik pa yung dati? Hindi na. Hindi na, wala na? Wala na po. So naging manid ka na dahil sa mga ginagawa niyang pambababae. So ibig sabihin mga boss, kahit pala si XB ay sobrang sweet sa kanya, meron din pala silang pinagdadaanan na ganong katinding pagsubok sa kanilang relasyon. Ngayong February 14, inaalay natin dito kay Annalyn yung lahat ng ating pagmamahal dahil parang siya yung nawalan siya ng pagmamahal ng isang asawa. Iniwan niya yung kanyang asawa dahil sobrang sakit na ng ginawa niya, so hindi niya na natiis. Anong may papayo mo dun sa mga lalaki na pinapakita nila sa social media na sobrang sweet nila pero hindi naman pala nila nagagampanan sa totoong buhay? Wala na po ako sasabi. Wala na? Wala po. So yan Narinig ninyo lahat kung ano yung paliwanag ni Annalyn tungkol dun sa mga controversial na kumakalat sa social media na si XB may kapartner na. Akala natin kontento. Pinaliwanag ni Annalyn ng malinaw sa atin na totoong lahat yung mga nakikita natin at napapanood, sila pong dalawa ay hiwalay na. Annalyn, ang pinakang wish lang namin sa iyo, magpakatatag ka, at sana patnubayan ka ng Diyos, at sana dumating ang araw na na makapiling mo na yung anak mo, makasama mo na siya. Pero I'm sure makakasama mo yun dahil alam naman natin na sa mata ng Diyos at sa mata ng batas dapat na nasa pangangalaga ng magulong yung sanggol. So hanggang dito na lang po at natatapos na po ang ating interview. Mabuhay po tayong lahat mga boss.